Welcome back again mga sir, OX sir, back again with another video. So kamusta kami kayo dyan? Ngayon is nandito po ako ngayon sa Iloilo River Esplanade. Sa gilid po ito ng ilog ng Iloilo River. So ayan yung river. Treated po sa as one of the cleanest rivers in Asia. So obvious naman kasi may mga mangroves. Kaya pero hindi yan ang pinunta natin dito. Pumunta tayo dito tungkol sa about sa speaker amplifier matching using speaker sensitivity or yung kanyang efficiency. So if you want to learn more, stay tuned lang and tatalakayin natin yan. So back to topic na tayo mga sir. So meron pa na siyang ditong ano si Efraim Trenias, prisoners of war, World War II. So siguro kamag-anak po ni Mayor Trenias. So anyway, back to the video na tayo. So anong kailangan natin malaman sa kasi yung nakalagay sa specification ng speakers is wattage, impedance and sensitivity or yung efficiency ng speakers. So kaya ano yan, dinidisregard yung ano yung sensitivity or yung ano ng speaker efficiency kasi hindi pa natin naiintindihan yan. Pero ngayon iintindihin natin yan. So kung bibili tayo ng speakers, dapat kung PMPO lang naman or max power yung nakalagay na wattage is i-disregard natin yung ano niyan, yung wattage. So ang i-match lang natin yung tawag na sensitivity or efficiency ng speakers na ano yung kanyang ano tawag diyan. Kung gaano siya compatible or kaganda yung results sa binibigay nating watts. Ito. Ganitong oras walang tao, magandang mag-ikot-ikot dito at mag-vlog kaya kasi kung may mga tao, maraming nakatingin sa iyo kayo. So ngayon, back to topic. So kung example, magbibigay ako ng example tulad ng Crown JH157. So very familiar na tayo sa speakers na yan. And meron siyang sa max power is 700 watts. So disregard natin yan. So alam naman natin yung 8 ohms impedance. So alamin natin yung kanyang sensitivity. So sa pagkakalam ko is Crown JH157 is 996 dB, 1 watt, 1 meter. Yung W and M, yun po yung stands for 1 watt and 1 meter. So ibig sabihin yan, yung 96 dB is sa binibigay nating 1 watt sa speakers na nanggaling sa amplifiers natin is 1 watt is equals to 98 dB and sa 1 meter. 1 meter po yung pagitan ng nakaharap tayo sa speakers. So meron si Palaslad dito ang ano ang tawag dyan, parang sa Baguio. So upo na muna tayo dito. Nauuwaw ako. Salamat. Ngayon, back na tayo sa topic is 96 dB yung ating speakers. For example lang yan ha. So, pero alam ko yung efficiency or sensitivity ng Crown JH157 is 96 dB in 1 watt and 1 meter. So kung nakaharap tayo sa speaker in 1 meter, so meron tayong dB meter. So may mga app dyan sa cellphone or may mga tools talaga dyan na parang pang ano ng decibels, pang measure ng decibels. So calibrate nyo lang yung sa kung sa mga may mga app kayo, calibrate nyo lang yung ano nya, yung dB meter nyo para more accurate. So kung nakaharap tayo is 96 dB, ang maglagay tayo ng 1 watt sa speaker, so 96 dB pala, marinig natin yan 96 dB. So equivalent na 96 dB is noisy radio. So alam natin yan sa may decibel level sa mga meron yung chart para malaman nyo. Mabibigay ako dito ng chart. Tapos kung so ibig sabihin yan, so kung magdagdag tayo ng 3 dB, so kasi kung dinodoble natin yung watts, for example is gawin natin 2 watts ang bibigay natin, magdadagdag po siya ng 3 dB. 96 dB plus 3 is 99. Kasi ang importante kasi sa speakers, kung nagbibili tayo ng speakers, kung malakas naman yung watts niya, eh hindi ibig sabihin yung
ano siya, ng maganda ang ano, malakas yung acoustics ng sound niya. Kasi kung hindi naman importante kung gaano kalakas yung wattage ng speakers, kung yung ano niya, yung efficiency niya o yung kinukonvert niya na energy na wattage na para sa acoustics, eh hindi niya masyadong nakukonvert sa acoustics, sound acoustics, parang ganyan. So kung hindi efficient ang speakers natin, kahit malakas na wattage yung binibigay natin sa kanya, is hindi siya efficient kasi parang umiinit lang yung coil, pero yung volume or yung decibels na efficiency sana ng speakers, eh hindi niya ma-achieve kasi ang ano niya, sensitivity niya, ganyan na kahina. So sa mga sensitivity, ang nagpagkaalam ko is kung below 92 decibels, mga ganyan, is parang mediocre lang yan na efficiency or standard, yung our average lang. So bababa sa 88, pagkaalam ko is mababa yung efficiency ng speakers pag ganyan. So 92 above, so big sign yung magandang klaseng speakers yan in terms of efficiency and sensitivity sa wattage na binibigay natin. So ngayon, i-calculate natin kung ano. So mag ano pala tayo, so for example, times 2 watts, balik tayo sa sensitivity, kung yung crown GH157 natin is ano, ng 96 dB, bigyan sa natin ng times 2 watts, so for example, 1 watt naging 2 watts ang bibigay natin, is magiging 99 dB na siya. So kasi plus 3 dB, kada doble yung wattage. So ano naman mangyayari kung gawin natin times 4 ang yung 4 watts yung ibibigay natin. For 4 watts magiging magdadagdag na naman again ng plus 3 dB. So plus 3 dB is 99, magiging 102 dB na yung crown 157 natin. So malakas na yan kasi habang dumodoble yung wattage, nagdadagdag ng 3 dB. So 3 dB na increase ng speakers ng volume, malakas na yan, ang malaking diferensya na yan sa 1 dB kasi ganyan yung ano, yung measurement ng dB. So sa shortcut, meron yan kasi ano, every 10 dB na binibigay natin sa every 10 watts na binibigay natin sa speakers is magi-increase siya ng 10 dB. Ngayon, so sa matching naman, ang ibig lang sabihin natin ito, so kung magpipili tayo ng speakers, is dapat hanapin natin yung maganda yung efficiency ng kanyang sensitivity sa wattage. So hindi na importante yung gaano kalaki yung wattage ng speakers kung hindi naman kinukonvert yung power sa sound acoustics o yung totoong ingay ng speakers. So hindi maingay yung ingay na ano, yung sound talaga na napoproduce niya. So ayan yung, so sana maintindihan nyo kasi masyadong komplikado to eh. So gusto ko lang ipaliwanag kung ano yung purpose ng sensitivity, speaker sensitivity sa matching ng speakers natin. So yung reminders ko lang po is hindi importante yung lakas ng wattage ng speakers kung hindi naman siya efficient sa pag-convert ng power or yung wattage sa sound acoustics. So kung bibili tayo ng speakers, itandaan rin natin na tignan rin natin yung sensitivity ng speakers. So tip ko lang is around 96 below 88 dB is pangit yung ano niya, efficiency, medyo pangit yan kasi mababa yung efficiency niya, yung hindi yan masyado nakukonvert yung wattage sa sound acoustics. For better na lang, maghanap tayo ng 92 plus dB na speakers. So maganda yan. So anong ginagawa nila din? Maraming askal dito ah. So dito na tayo mga. Ay, naku.
So focus sana. Focus. Daming mga skull dito ah. So ngayon, in conclusion, kung maghahanap tayo ng speakers or bibili tayo ng speakers, dapat hanapin, hindi lang tayo babasa sa max power or wattage. So kailangan rin nating intindihin yung sensitivity or efficiency ng speaker. So kung bibili tayo ng speakers, tandaan natin, bibili tayo ng 92 in above decibels in 1 watt and 1 meter. So na explain natin yung kanina. So kung bababa kasi sa 88, ganyan sa pagkakaalam ko, is hindi siya efficient sa pag-convert ng wattage to sound acoustics. So hindi siya gaano kalakas, hindi siya gaano ka-sensitive sa wattage na binibigay sa kanya. So tandaan natin yan kung bibili tayo ng speakers. So hope you learned something today, mga sir, sa kung tips sa paano pagpili ng magandang speakers in terms of sensitivity. So alamin natin yan, yung alam na natin ngayon kung anong purpose ng sensitivity. So yung amplifier matching kasi to speakers is nakakalito yan. So ayan na, kung naintindihan nyo, please leave a comment down below kung meron pa kayong katutungan, and always like and subscribe for more video, mga sir. Thank you again sa panonood. Welcome back again sa Iloilo River Esplanade.